Magandang araw po. Ako po ay si Niel Christian Dira Leon. At ngayon po, babasahin ko ang kwento na si Langgam at Tipaklong. Si Langgam at Tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan na niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kaibigan ng iyong dala, bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga! Nag-ipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon. Sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam. Wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso. Tayo ay kumanta. La 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 la. Ikaw na lang, kaibigan Tipaklong. Sagot ni Langgam. Gaya nagsabi ko sa'yo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunan para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw. Dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi. Umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumigrat, kumulog, at lumakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang Tipaklong. Naalala niyang puntahan ang kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makulukso. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Tok! 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 Nang buksan ni Langgam ang pinto. Nagulat siya. Apa! Ang aking kaibigan! Wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong! Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang
lang sandali at nakasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kaibigang Langgam! Wika ng Tipaklong. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng taggutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-iinit at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigan si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impo. Aral ng kwento. Mag-impok habang maganda ang sitwasyon upang maging handa sa anumang suliranin sa hinaharap. Salamat po! Paalam!